Hello guys, meron akong bagong update sa ating e-pay device. Since si e-pay device ay dati gumagamit siya ng GCash, it happened na nawala na yung text notification ni GCash, kaya in-update ko na yung system ni e-pay. Now, meron si e-pay na own app. Ito, may sarili siyang own app na kung saan i-scan mo yung QR code na pwedeng maging QR code ng isang product or QR code ng isang vending machine. Pagka QR code ng product, ibig sabihin single product lang yung babayadan mo, pero pagka QR ng vending machine na mayroong multiple products, ang lalabas doon is list ng products na pwede mong bayadan. On this example, meron ako ditong QR code for single product at QR code for vending machine na mayroong multiple products. And then, ito yung aking e-pay device. Ito. Then, meron ako ditong sample na project kung saan paiilawin yung bulb for a certain time. Sa example na to, 3 pesos si ilaw ng 10 seconds itong bulb na to. Testingin ko yung app. Itong app to scan yung QR for single product. Ito, scan ko yung QR. Ayan. This is just an example na product, pero yung papailawin ko lang yung ano, yung bulb. Sample lang ito, carbonated soft drinks na 3 pesos. Click to buy. Ayan, 3 pesos. Then, tap to buy. Then, wait ko lang maging successful. Then, later, iilaw yung LED. Ayun. Yung bulb pala. Umilaw na yung bulb. Iilaw siya for 10 seconds. Wait natin. Yan. Okay. Done na. Then, check ko yung GCash ko. Diba? Yan. 24 kanina. Naging 21 pesos na lang. Ibig sabihin, bumawa sa GCash ko yung payment na sinend ko sa e-pay device. Itatry ko yung isang mode ng QR, which is yung per vending machine. Ito, may QR ko dito ng vending machine. Pag niscan ko to, lalabas yung list of products na meron sa vending machine. Test ko, scan ko yung QR. Yan, lalabas yung list of products. On this example, ito yung ikiklik ko para 3 pesos din lang, itong soda. Ayan, carbonated soft drinks din. Click tap to buy. Then wait ko lang. Mag-success yung payment. Successful. And then, yan, payment received. Umilaw na uli yung ating bulb. Iilaw siya for another 10 seconds. Yan, okay na. Check yung GCash ko. Kanina is 21 ang amount. Check ko kung nabawasan. Naging 80 na lang. Yan. Ito yung bagong update sa e-pay device. Kung saan meron siyang sariling app. Na pwede mong gamitin to scan QR code. And then pwede siyang maging pangbayad using your e-wallet. Like GCash, pwede rin Paymaya, or debit card and credit card. Yun lang, and salamat sa panonood.